Hi everyone, welcome to DNT's Edu Corner and welcome to our tutorial about determining the equation of quadratic function using the graph. What if we have this given? Mayroon tayong graph dito and ang kailangan natin gawin is to determine the equation of the quadratic function. Gagamitin natin yung vertex at isang point mula dito sa graph ng quadratic function or mula dito sa ating parabola. Ang vertex natin dito ay 2, negative 4. So, ito yon yung turning point ng ating parabola. And, gagamit tayo ng vertex form of quadratic function para makuha natin yung equation. Now, gagamitin natin yung vertex na pang-substitute dito sa h and k. Alam naman natin na ang h dito sa vertex ay 2 at ang k ay negative 4. So, ipalit na natin yan dito sa ating pattern or vertex form. Magkakaroon tayo ng equation na y is equal to a times the square of x minus 2. Bakit positive 2? Kasi nga ang h natin sa ating vertex ay positive 2. So, it is minus positive 2. Kaya ito yung ating nasa loob ng binomial, x minus 2. And then, bakit negative 4? Dahil ang k natin sa ating vertex ay negative 4. So, that is plus negative 4. So, positive times negative 4, that is negative 4. Okay? So, ito yung ating magiging vertex form. Now, ang kulang dito is yung a. Kailangan nating i-identify si a. Paano natin gagawin yon? Pumili tayo ng isang point mula sa ating parabola maliban sa vertex, kagaya ng sinabi ko kanina. Halimbawa, ang napili nating point from the graph is 4, 0. So, ito siya, 4, 0. Ang x natin dyan is 4 at ang y ay 0. Ipapalit natin yung 4 at 0 dito sa variables ng vertex form. So, ang ating magiging bagong equation ay 0. Bakit naging 0? Kinuha natin yung 0 dito sa point na ating pinili kanina. So, 0 is equal to a, wala pa tayong value ng a, times the square of 4. Nasaan naman ang galing yung 4? Yung 4 ay nanggaling dito sa x ng ating given point or ordered pair. So, kaya magkakaroon tayo dito ng 4. Ipapalit natin doon sa x kanina. Minus 2. Okay, and then yung squared, minus 4. Kopya lang si negative 4. Simplify natin ito. 4 minus 2 yung sa loob ng ating parentheses. That is positive 2, and then kopya lamang yung iba pa. Simplify natin ito. We have 0 is equal to a times 4. 2 times 2, that is positive 4, and then kopya lamang yung negative 4. Simplify. 0 is equal to a times 4, we have 4a, minus 4. So, ang goal natin is yung a lamang yung maiwan dito sa right side ng ating equation. Unahin muna nating eliminate si negative 4. Gumamit tayo ng addition property of equality. Mag-add tayo both sides ng positive 4. And then simplify. We have 4, 0 plus 4, that is 4 is equal to yung negative 4 plus 4. Magiging 0 na yan. Maiiwan si 4a. Now, a lang dapat ang maiwan. So, paano yon? Pwede tayong mag-multiply both sides ng 1/4 or divide both sides by positive 4. So, 4 divided by 4 is equal to 4a divided by 4. Simplify, 4a divided by 4, maiiwan yung a. And then, 4 divided by 4, we have 1. So, pwede tayong gumamit ng symmetric property. Pwedeng a is equal to 1. Ayan, may value na tayo ng a. A is equal to 1. Pwede na natin yung ipalit dito sa ating vertex form ng quadratic equation. Therefore, our equation is y is equal to, hindi ko na ilalagay yung positive 1 na value ng a. Diretso na tayo sa square of x minus 2 minus 4. This is our quadratic function in vertex form. Let's have our next given. Ito ang ating given graph. We're going to determine the equation of the quadratic function using this graph. Kagaya nung kanina, gagamit tayo ng vertex at isang point mula dito sa ating parabola.
Ang vertex natin dito ay negative 1, positive 4. Gagamitin natin ulit ang vertex form ng quadratic function para sa ating magiging pattern. Ipalit na natin yung h and k dito sa ating vertex. We have h, negative 1, at k ay positive 4. So, yung h papalitan natin ng negative 1. Observe mabuti. Y is equal to a times the square of x minus quantity negative 1. So, remember, ang h natin ay negative 1 plus 4. Ang k natin ay 4. Simplify natin ito. Magkakaroon tayo ng equation na y is equal to a times the square of x plus 1. So, negative times negative 1, that is positive 1. Okay? Plus 4. Determine natin yung value ng a. Pili tayo ng isang point mula dito sa ating parabola. Halimbawa, ang point natin ay negative 2, positive 3. So, ang napili natin ay negative 2, positive 3. So, eto yun. Ipalit natin yung x and y dito sa ating nakuhang equation kanina. Magiging 3, saan nakuha yung 3? Yun yung value ng y natin. Pinalitan natin yung y dito sa ating unang equation. And then is equal to a times the square of negative 2. Saan nakuha yung negative 2? Yun yung value ng x dito sa ating point, negative 2. Papalitan natin yung x kanina. Plus 1, okay? Plus 4. Simplify natin ito. Negative 2 plus 1, we have negative 1. And then, square natin yan. Kopyahin lang natin yung kanina na 3, a, at saka positive 4. Simplify natin yung negative 1 squared. Magkakaroon tayo ng sagot na 1. And then, 3 is equal to a times 1 plus 4. Simplify, a times 1, that is a. We have 3 is equal to a plus 4. Again, ang goal natin is maiwan yung a dito sa right side. Mag-add tayo both sides ng negative 4, addition property of equality. So, we have 3 minus 4 is equal to a plus 4 minus 4. Kung ano yung ini-add natin dito sa right side, yun din sa left side. Simplify, 3 minus 4, that is negative 1. And then, a na lamang ang may iwan sa right side. So, a is equal to negative 1 or negative 1 is equal to a. Ipalit na natin ito sa ating equation kanina. So, magiging y is equal to, yung a papalitan natin ng nakuha nating negative 1. So, hindi ko na isusulat yung 1, yung negative na lamang, times the square of x plus 1 plus 4. So, this is our equation in vertex form. Now, paano kung hinihingi sa inyo ay yung nasa general form? Let's have that example. Kunin natin itong vertex form as an example. Y is equal to negative times the square of x plus 1 plus 4. Ang gagawin natin dyan is, simplify muna natin itong the square of x plus 1. Using the FOIL method, pwede nating i-multiply yan. Yung negative, sa labas muna siya. So, x times x, we have x squared. And then, x times positive 1, we have positive x. 1 times x, we have x. And then, 1 times 1, we have positive 1. Kopyahin lamang yung 4 sa labas. Simplify itong nasa loob, combine like terms, x plus x. We have 2x. Okay? And then, imu-multiply na natin yung negative na nasa labas dito sa loob ng ating parenthesis or dito sa ating trinomial. Ang magiging answer natin ay y is equal to negative times x squared, we have negative x squared. Negative times 2x, we have negative 2x. And then, negative times positive 1, we have negative 1. Kopyahin lang natin si positive 4. Simplify natin ito, negative 1 plus 4. Ang final nating equation ay y is equal to negative x squared minus 2x plus 3. Okay? So, from vertex form, ikinonvert lamang natin into general form. That's it for our tutorial. Thank you so much for watching and we hope that you subscribe to our channel for more tutorials.